Hello guys! For this video, dadayuhin natin ang Mamay Iko Mushroom Lomi dito sa San Isidro Sur, Santo Tomas, Batangas. Malapit lamang ito sa Padre Pio kaya pwedeng-pwede kayong dumiretso dito after nyo magsimba. Malawak yung parking spaces sila dito. Super refreshing dito kasi sobrang daming puno at halaman na makikita mo sa paligid. At kung music lover ka naman, pwedeng-pwede kang manood ng banda nila tuwing Linggo ng 5 PM. Madaming available na table nung time na to kasi after lunch na kami pumunta. Madami din silang table sa labas kaya kung gusto nyo ng alfresco dining ay pwedeng-pwede din. Tapos ito, may kita nyo sa wall nila. Ang cute! Diyan sa maliit na bintana na yan, dyan tayo o-order mamaya. So ito yung menu nila. Bukod sa affordable ay healthy din ang mga pagkain na ino-offer nila dito. Kung gusto nyo naman mag-uwi ng fresh mushroom, meron din sila dito, 60 pesos lang ang isang supot. Yung in-order nga pala namin is yung bestseller nila dito na Mushroom Lomi Overload at saka yung sa akin ay Mushroom Chami Overload. Pares nga pala yung 110 pesos. Umorder nga din pala ako ng halo-halo kaso mas nauna pa siyang maiserve. 45 pesos nga pala to. Kaya inuna ko na siyang kainin kasi matutunaw na yung yelo. Masarap naman yung halo-halo, meron din siyang nata at saka kaong na ingredients. Okay din naman. At ito na nga ang main event, dumating na. Yung Overload Mushroom Lomi nga pala yung in-order ni Hubby at ako naman yung Overload Mushroom Chami. Tapos si Kuya Bayaman pala yung nag-serve sa amin. Grabe talaga yung toppings dito. Alam niyo bang lahat ng yan ay mushroom except dito sa Besuto Crackers. At hindi makukumpleto ang lomi kung walang sausawan. Dalawang kalamansi yung sinerve nila kaya gamitin na natin tapos meron ding sibuyas at sili. Siyempre lalagyan din natin yan ng toyo. Kahit maanghang na yung kakainin ko, sige pisain natin ang sili. Grabe yung sarap ng chami nila. Malasang malasa. Pati yung mga toppings sobrang crunchy. Tapos relate ba kayo mga moms na kahit nasa galaan tayo, nag-aalaga pa din tayo ng anak natin. Samantalang si Hubby, ayan, ang sarap ng kain niya. Favorite yan ni Hubby kaya yun yung in-order niya. Tapos ang sabi niya, masarap naman daw. Mommy's turn to eat! Nabawasan ko din naman kahit pa paano yung chami ko kahit hawak-hawak ko. Ang napakulit na si Sid. Masarap din talaga yung chami nila dito. Lalo na yung mga toppings, panalo. Kaya nga pala tinawag na Mushroom Lomi at Mushroom Chami yung kinakain namin kasi yung mga toppings niya ay puro mushroom, so walang meat dyan. Lalo na yung tonkatsu, ang sarap niyan, ang crispy. Akala ko nga nung una pork yan. Ang di lang namin nagustuhan ni Hubby ay yung meatballs, itong nasa gilid na dalawa. Meron nga din palang egg at crispy mushroom sa toppings ng chami. Hinihiwalay ko nga din pala yung sili kasi baka makain ko. Sabi nga pala ni Kuya Bayoman, after namin kumain ay pwede niya kaming itour dito sa kanilang farm. Joke lang po, Buds po talaga yung totoong pangalan ni Kuya. Ito na nga yung first step, ang paggawa ng mushroom fruiting bag. Meron silang machine na ginagamit dito, so doon nilalagay yung kusot mixture para mailagay siya dun sa bag. Tapos ako'y hanga talaga sa batang ito kasi ang bata pa niya, tumutulong na siya sa family business nila. At ito na nga, papasok na tayo sa mushroom farm nila. Ang sabi ni Kuya, kailangan daw cold yung pinaglalagyan ng mga fruiting bags. Pinabasa pa nga daw nila yung paligid niyan para maging malamig. Kakaharvest nga lang daw nila noong umaga kaya wala na kaming masyadong nadatno na mushroom. Dito nagmumula yung mga mushroom na ginagamit nila sa mga food na ino-offer ng Mamay Iko. That's all for my video. Thank you for watching. Bye!